Ngayong gabi, mayroon tayong tagpagsalita. Salamat sa Panginoon na siya ay pinagaling ng Panginoon. Nakaranasan din siya ng karamdaman itong ilang mga araw, no? Kaya sabi ko, ay mag-preach ka para ikaw ay gumaling. Ayun, gumaling agad. Amen. Kaya tawagin natin si Preacher Jebey Varona. Bakit? Ay, it's joke. Nagkasakit din kasi ako nung Thursday. Kaya nung Friday, wala pong devotion. No, kaya, kasi nga po na nung Wednesday kasi ng umaga, pumila ako sa Mercury. Sobrang inabot yata ako isang oras. Bumili po ako ng gamot ni Giselle. Umaga po yun. Di pa ako nakapag breakfast. Tapos sobrang lamig sa Mercury. Pag uwi ko, sinisipon na ako. Pero biyaya po ng Panginoon ay ivermectin. Yun lang din. Gumaling din po agad. Amen? So, salamat sa kagalingan ng Panginoon at tayo po ay muli sama-sama ngayong gabi. At salamat po sa bawat isa na kasama po natin dito sa Mission House. Ganon din po mga kasama natin sa live stream. Bagamat yung iba po ay may mga karamdaman, pero salamat, kayo po ay bahagi pa rin po sa worship service. Amen? So bago po ko magsimula ay nais ko po na po nais po ni Giselle mag-special number. Amen? Ay, hindi po. Ako pa nagsabi. Sige po. Naiihi kasi ako eh. Kanta ka muna. Sige po. Sige, microphone. Microphone. Saan? Please. Jesus.
Amen. Salamat po sa awitin na yan. Tunay nga pong Panginoon po natin ay hindi nagbabago. Amen. He's always the same. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. So, please continue to pray din po kay Giselle. No? Minsan po ay inatake po siya ng kanyang binat. No? Kaya patuloy niyo po siyang ipagsama sa inyong panalangin. At salamat po sa Panginoon na tayo pinakapagpatuloy. Amen. Salamat sa ating team. Continue in 2022. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Amen. At buksan po natin ating Biblia sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse number 23. And chapter 2, verse 7, at Philippians 4:19. Medyo marami po tayong babasahin. Pero ang pinaka-text verse po talaga natin ay Colossians chapter 1, verse number 23. Kita niyo na po, amen. Colossians chapter 1, verse number 23. Basahin po tayo sabay-sabay, ready, read. If ye continue in faith and settled and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard and we have preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Underline the word, if ye continue in the faith. Colossians chapter 2, verse 7, basahin po natin. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Underline the word, established in the faith. Philippians 4:19. Very familiar verse, amen? Ng bawat isa sa atin. Basahin po natin, Philippians 4:19. Atras lang po kayo. Sa kabila lang po yan. Philippians 4:19, ready read, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Underline the word, but my God shall supply all your need. Amen. Tayo po yung mag-pray. Lord, salamat po sa gabing ito na muli niyo po kaming dinala sa lugar na ito upang kami po ay muli niyo pong palalahanan ng inyong mga salita upang muli po kami makatanggap ng inyong mga pangako at mga pagpapala, Panginoon. Nandito po kami upang sambahin po kayo, purihin sa Espiritu at katotohanan dahil kayo po ay tapat sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na narito, bagamat may banta ng muli ng pandemic. Ngunit salamat po ay hindi po naging hadlang ito upang hindi po kami makapanambahan sa inyo. At ganoon din po ang mga kapatiran na sa live stream. Ay nawa ay inyong mga salita ay makarating po sa kanila ng malinaw at banal na espiritu. Kumilos po kayo sa amin. Sa aking sarili wala po magagawa. Kayo pong makita, hindi po aking sarili, Panginoon, inyong mga salita. Patawad po sa nagawa namin kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The title of our message this tonight is If Ye Continue in Faith. If Ye Continue in Faith. Nandyan din po sa ating verse sa Colossians chapter 1 verse number 23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard and which ye have preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. If ye continue in faith. Nais mo bang magpatuloy? Yan ang tanong. Ngayong 2022. Amen? Bakit po natin kailangang magpatuloy? Yan ang tanong. Amen?
Bakit kinakailangan na tayo po ay magpatuloy? Dahil una-una, ang Diyos ay nagpapatuloy sa atin. Kapag ang Panginoon po ay hindi na nagpatuloy sa atin, that's the end. Amen. Yeah, sabi nga po sa John chapter 15, without me, ye can do nothing. Without God, mahihirapan po tayong magpatuloy. Amen? Kahit sabihin natin na tayo po ay magaling, kahit sabihin natin na tayo po ay maraming pera, kahit sabihin natin na mataas na yung ating narating, malayo na yung ating narating, marami tayong natapos, pero kung wala ang Panginoon sa buhay po natin, ay mahirap po na tayo po ay makapagpatuloy. Without God, no? Without the presence of God, without the protection of God, ay hindi po tayo makakapagpatuloy. Amen? Kaya bakit kailangan tayo magpatuloy? Because ang Diyos ay patuloy pa rin sa ating buhay. Amen? Amen? Amen. Kapag ang Diyos na ay hindi na nagpatuloy sa atin, tapos na po ang kwento. Pangalawa, bakit kailangan nating magpatuloy? Dahil ikaw ay buhay pa. Amen. Sabi nga po nila, habang may buhay, may pag-asa. Bakit kinakailangan mong magpatuloy? Bakit kinakailangan mong gumising? Ano ang dahilan bakit ka gumigising tuwing umaga? Amen? Bakit kailangan natin magpatuloy? Dahil tayo po ay buhay pa. Kung hindi na po tayo buhay, ay hindi na po tayo makakapagpatuloy. Gagawa na po ng lapida. Born and died. Amen? Kaya bakit kailangan natin magpatuloy? Dahil ang Diyos ay nagpapatuloy sa atin. Pangalawa, dahil tayo po ay buhay pa. Amen? Kaya kinakailangan po tayo ay magpatuloy. Amen? Tayo po ay mag-closing prayer. Amen? Yan ay maganda ng ano, no? Napakalinaw na bakit kailangan natin magpatuloy. Una-una po, kailangan natin maunawaan ang ibig sabihin ng continue. Okay po? Ibig sabihin po ng continue is to maintain without interruption. Yan, yun po ibig sabihin ng continue. To maintain without interruption, to maintain the condition, to maintain the action. Pag sinabing continue, to remain in existence, to remain in a place or condition. Pag sinabing continue, to keep ongoing. Pag sinabing continue, to extend, to go on, to keep on. Iyan ang ibig sabihin po ng continue. Amen? Naunawaan po natin? Ang ibig sabihin ng continue, to maintain, to remain, to keep on going, to extend, to go on, to keep on. Amen? Iyan ang ibig sabihin ng continue. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan po natin, bigyan natin ng dahilan ang Diyos kung bakit kailangan ng Panginoon magpatuloy kumilos sa ating buhay. Iyan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Bigyan natin ng dahilan ang Panginoon bakit kinakailangan niyang magpatuloy kumilos sa ating buhay. Amen? Bigyan natin ng dahilan ng Panginoon kung bakit, Lord, continue nyo pa yung mga blessing na binibigay nyo sa akin. Lord, continue nyo pa yung sustaining grace nyo po sa aking buhay. Panginoon, i-continue nyo pa, ipagpatuloy nyo pa yung mga miracle na gagawin nyo sa aking buhay. Panginoon, marami kayong ginawang miracle noong 2021. Panginoon, marami kayong biyaya noong binigay noong 2021. Panginoon, naramdaman ko ang inyong kapangyarihan noong 2021. Panginoon, nais ko ulit maramdaman, nais ko muli,
Nais ko muli, Panginoon, ipagpatuloy niyo muli yung mga nangyari noong 2020-2021 na pagpapala, mga miracle, mga dakilang paggawa niyo po sa aking buhay. Bigyan natin ng dahilan ng Panginoon bakit niya ipagpapatuloy. Bakit tuloy-tuloy ang iyong sahod? Si tuloy-tuloy ka nagtatrabaho. May dahilan bakit tuloy-tuloy ang sahod mo. May problema kung sumasahod ka at wala kang trabaho. Amen? Bakit tuloy-tuloy yung speed ng internet mo? Amen? Because tuloy-tuloy ka rin nagbabayad. Pag di ka nagbabayad, nababawasan na yung speed, nawawala na. Hindi na nagko-continue yung speed. Amen? Kasi may dahilan, hindi ka na nagbayad. May dahilan bakit tuloy-tuloy yung iyong kuryente sa iyong bahay. May dahilan bakit may tubig na lumalabas sa iyong gripo. May dahilan yan bakit nagtuloy-tuloy yan. Amen? May dahilan bakit tuloy-tuloy yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ganon din po sa ating Panginoon. Bigyan natin ng dahilan ng Panginoon. Bigyan natin ng dahilan kung bakit nais mo ituloy ng Diyos yung mga pagpapala, miracle na mangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya nga po, we believe ng Panginoon, He is the supplier. Yes, sabi po ng Biblia sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need. Ang Panginoon ang magsusupply. Ang Panginoon ang magbibigay ng tuloy-tuloy na supply sa atin. All your need. Tandaan po natin, ang pangangailangan natin ay hindi lamang po material na bagay. Ang pangangailangan natin ay hindi lamang po pera. Ngunit kailangan din natin, sa panahon natin ngayon, kailangan din natin ng maayos na kalusugan. Amen. Walang magagawa ang pera kung ang kalusugan natin ay tagilid na. Kaya nga yung inabanggit po ng but my God shall supply all your need. Hindi lang po tumutukoy yan sa pera. Amen. Tumutukoy yan sa health po natin, strength. Kailangan mo ng kalakasan tuwing umaga. Kailangan mo ng kalakasan sa iyong negosyo. Gagaya nga po ni testimony ni Brother Alvin, baliwala yung skill mo, baliwala yung talino mo sa trabaho, sa negosyo, kung bagsak na yung katawan. Kaya yung Philippians 4:19 po ay hindi lang po tumutukoy yan sa pera. Hindi lang po tumutukoy yan sa material na bagay. Tumutukoy din po yan sa pangangailangan ng ating kalusugan. Ang Philippians 4:19 ay hindi lamang po tumutukoy sa pera, sa kayamanan, tumutukoy din po yan. Kailangan natin ng kapayapaan sa panahon natin ngayon. Every time na ikay makikinig ng balita, ang dala-dala ay masamang balita. Kapag ikaw ay laging nasa masamang balita, ang magdadala sa iyo nito ay takot. Ang magdadala sa iyo nito ay pag-aalala. At ikaw ay magkakaroon na ng spirit of fear. At wala ka ng kapayapaan. Kaya sa panahon natin ngayon, kailangan natin hindi lang pera, kailangan ng mga tao ay kapayapaan. Kaya marami nagsisuicide sa panahon natin ngayon. Marami nagpapakamatay because walang peace of mind. Nalugi ang negosyo, natanggal sa trabaho. Amen? Nabuli dahil tumakas sa quarantine. Amen? Nawala ng peace of mind, nag-suicide. Kaya maganda po yung mensahe kaninang umaga, amen? We walk by faith and not by sight. Kung gagamitin mo yung sight mo ngayon, ay matatakot ka sa nangyayari. But we as believers, we walk not by sight, by faith. Kaya the title of our message tonight is, If Ye Walk in Faith. Amen. Kaya may word na if ye, kung
ikaw ay magpapatuloy sa pananampalataya. If you continue in faith, something happen. If we discontinue, nothing happen. Kaya nga, kung tayo, kaya may word na if, yung verse na yan, if we continue in the faith, because maraming mananampalataya ang hindi na nagpatuloy. Amen? Ibig sabihin po, maaari na hindi ka magpatuloy. Maaari na ikaw ay mag-give up na. Maaari ikaw ay mag-stop na. Maaring ikaw ay tumigil na. Pero sinasabi ng verse na to, if you continue in faith, something will happen. Merong mangyayari. Kaya nga, bigyan natin ng dahilan ang Panginoon kung bakit kinakailangan niyang magpatuloy sa ating buhay. Amen. Kaya sabi ng Philippians chapter 1, verse number 6, Philippians 1 verse 6, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you. He began a good work in you. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay. Amen? Ang Diyos ang kumikilos sa bawat araw ng ating buhay. Yes, pinagpapala tayo. Pero tandaan natin, ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. That he which began a good work in you, hanggang kailan po yan? Hanggang kailan magtatrabaho ang Panginoon sa buhay natin? Until the day of Jesus Christ. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Magpapatuloy siyang kikilos sa buhay natin. Dalawa lang po yan. Sa kamatayan natin, o hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Anong dahilan? Bakit kinakailangan tayo magpatuloy? Bakit kailangan magpatuloy ng Panginoon sa ating buhay? Number one, faithfulness in the Lord. Faithfulness in the Lord. Dapat po maging tapat tayo sa Panginoon. Kung nais natin magpatuloy ang biyaya ng Panginoon, kung nais natin magpatuloy ang kapangyarihan ng Diyos, kung nais natin magpatuloy ang supply ng Panginoon, be faithful in the Lord. Faithfulness in the Lord. Amen. Kaya sabi sa verse number 16, una-una ang Diyos ay tapat sa atin. Verse 16, Colossians chapter 1 verse 16, for by him were all things created. Ang lahat ng mga bagay na nakikita po natin ay galing sa Panginoon, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. Lahat na nakikita natin sa mundo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo ay alam ng Diyos. Amen. Our God is still faithful. There are new every morning. Great is thy faithfulness. Kahit minsan tayo hindi tapat sa Panginoon, kahit minsan ay hindi natin pinapakita ang katapatan natin sa Panginoon, but still, ang Panginoon natin ay faithful sa atin. Dahil yun ang kanyang karakter, he is faithful. Amen. Kaya tayo rin po kinakailangan na maging tapat din tayo sa Panginoon. Paano natin mapapakita na tayo tapat sa Panginoon? Faithfulness must be seen on our performance. In verse number 2, ano sabi sa Colossians chapter 1 verse 2, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse. Amen. Sinong kausap ni Apostol Pablo dito? Mga tapat na kapatiran na nasa Colosse. Amen. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung kayo magpapatuloy sa inyong pananampalataya, kung ipagpapatuloy nyo lang ang inyong katapatan, something happen sa inyong buhay. Amen.
In verse number 7, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Amen. Faithful minister of Christ. Nakikita ang katapatan sa kanilang ginagawa. Amen. Paano din masasabi na faithful ang isang Kristiyano kung hindi naman siya nakikita? Amen. Paano masasabi na yung iyong empleyado ay faithful sa iyo kung lagi siya absent? Napakasipag naman to ng empleyado ko. Laging wala dito. Amen. Lagi absent. Siyempre po, yung faithful, yung tapat na servant ay laging nakikita. Gumagawa. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4, sabi lalang po, no? Nirecognize ni Apostle Pablo yung mga faithful na mga kababaihan. Amen? In verse number 2, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. I entreat thee also through your fellow, help those women which labor with me in the gospel with Clement. Yung naging katuwang ni Apostle Pablo sa Clement ay mga babae. Amen? Faithful labor, no? Which labored with me. Baka itong mga kababaihan na ito ay involved din sila sa building construction. Amen? Nagbubuhat din sila ng semento. Ano? Sabi dyan, oh, with Clement also and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Amen? Napakaganda makakita ng mga Kristiyanong faithful. At paano makikita ang faithful na Kristiyano? Gumagawa sa Panginoon. May ginagawa sa Panginoon. Amen? Ito yung mga Kristiyanong mayroong panahon manalangin. Ipinagpipray ang mga kapatiran na may mga karamdaman. May mga salamat tayo sa mga kapatiran na faithful sa panalangin. Iyan yung mga taong hindi natin nakikita dito. Maaring lagi tinikita ang mga choir, mga tinikita ang mga special number, pero may mga kapatiran din po tayo na tapat sa panalangin. Every morning, nagpipray sa mga kapatiran may sakit. May mga kapatiran tayo naglilabor sa panalangin. Kapag ikaw ay nag-send ng prayer request sa GC, sila yung nagpipray agad. Hindi sila nakikita. Pero sila ay naglilabor. Sila ay tapat sa panalangin. Kailangan natin ng mga faithful na manggagawa na hindi lamang nagpapakita, kundi sila gumagawa kahit walang nakakakita. Amen. Kaya nga po, faithfulness must be seen in our performance. Kamusta na yung ating ginagawa sa Panginoon? Faithfulness is truthfulness and honesty. Ang katapatan ay pagiging totoo at tapat, honesty. Pag sinabing honest, straightforwardness of conduct. Wala siyang tinatagong sikreto. Amen? Pag sinabing truthfulness, the fact of being true, realistic or true to life. Hindi siya mapagpanggap, hindi siya doble cara, tawag po nila. Hindi mo makita yung tunay niyang pagkatao. Amen? Faithfulness is truthfulness and honesty. Ang totoong tapat, ang tapat na Kristiyano, sila yung mga totoong Kristiyano. At tapat. No, kaya. Tapat. Kaya nga po mga kapatid, be true and honest on our speech. Dapat totoo tayo sa ating mga sinasabi. Dapat tayo'y tagapag-atid ng katotohanan at hindi yung mga kabaligtaran ng totoo. Hindi totoo. Dapat tagapag-atid tayo ng
ng good news. Faithfulness. Amen? Kaya nga, bigyan natin ng dahilan bakit kailangan magpatuloy ang Panginoon sa buhay natin. Be faithful to God. Amen? Be faithful in little things. Saan masusukat ang katapatan? Sa maliit na bagay. Kaya sabi ng Bible, di ba? Kung maliit ka sa maliit, kung tapat ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaking bagay. Kung hindi ka napagkatiwalaan sa maliit na bagay, how much more kung pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay? Gusto natin malaking blessing. Amen? Dapat maging tapat tayo sa maliit pa lang na blessing na binibigay ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, katapatan at maging totoo tayo sa Panginoon. Iyan ang magiging dahilan bakit magpapatuloy ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kapag ang isang empleyado ay hindi natapat sa kanyang boss, amen, discontinue na. Amen? Amen? Ito po, example. Pagka hindi ka natapat sa boss mo, amen, hindi ka natapat sa trabaho mo, amen, ay yan ang dahilan na para ikaw ay i-discontinue. Finish contract ka na. Kahit 10 years contract ka pa, pero finish contract ka na ngayon. Because unfaithful. Yan lang po kasimple. Number two, follow what we have learned. Paano tayo makapagpatuloy? At paano ang Diyos makapagpatuloy sa ating buhay? Dapat maging obedient tayo. Follow. Kung ano man po yung ating natutunan. Kasi sabi ng Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him, established in the faith, as He have been taught. Amen? Kung ano ang itinuro sa inyo, iyan ang inyong ipagpatuloy. But continue now which the in the things which thou hast learned. Amen? Kung ano yung natutunan nyo, yan yung inyong ipagpatuloy. At huwag nyong ipagpatuloy yung hindi naman itinuro sa inyo. Minsan, yung hindi itinuro sa atin, yun yung ginagawa natin. Amen? Dati may tinuruan ako ng piano. Wala naman po dito ah. Yung tinuturo ko, sinusunod naman niya, pero may iba siyang ginagawa. Sabi ko, yung tinuro ko lang muna sa iyo, yun yung gagawin mo. Amen? Kaya nga, kung ano yung tinuro sa atin, yun lang yung gagawin natin. Kasi, kung gagawin natin yung hindi tinuro sa atin, ay magiging unauthorized person tayo. Gagawin mo yung isang bagay na hindi naman pinapagawa sa iyo. O pangalawa, ikaw ay pwedeng magkamali. Amen. Kaya nga, sabi dito, sa anong ginawa ng mga taga-Kolose, in verse number 4, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which He have to all the saints. Anong ginawa nila sa pananampalataya na kanilang natanggap? Ibinihagi nila sa iba. They shared what they have learned. Amen? Sabi ni Apostle Pablo, since we heard of your faith, verse 4, narinig namin ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin po, ang mga taga-Kolose, yung natutunan nila, ibinabahagi nila sa iba. Amen? Amen. They shared what they have learned. They shared the good news. They shared the power of God. Amen? Kaya marami naligtas, marami nakakilala sa Panginoon because ibinahagi nila yung pananampalataya na meron sila.
Ganon din po tayo. Nais natin maligtas yung ating kamag-anak, nais ding maligtas ang ating kaibigan. Kailangan nating ibahagi kung ano ang ating natutunan. Kaya nga sa Facebook, mayroong nakalagay doon, share. Share. Amen. Follow what they have learned. Obey. Sundin natin kung ano yung ating natutunan. In verse number 11, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. Verse 11, strengthened with all might according to His glorious power. Amen. Kung ipagpapatuloy natin kung ano yung ating natutunan, ito yung magpapatibay sa atin. Amen. Amen. Ito yung magpapatibay sa iyo. Kaya sabi sa verse 23, if ye continue in the faith, ano sabi? Grounded and settled, and be not moved away. Amen. Hindi ka basta-basta yayanigin ng problema. Hindi ka basta-basta yayanigin ng anumang pagsubok sa iyong buhay. Because pinagpapatuloy mo ang iyong natutunan. Ah, ito pala yung preaching ni Pastor. Nakasulat sa aking notebook. Amen. Maaring hindi mo kailangan ang mensahe ngayon. Pero sa sunod na araw, baka kailangan mo. Baka bukas, sabi mo, ay, hindi ko kailangan yung preaching na yan. Kailangan niya ni kapatid, kailangan niya ni brother, kailangan niya ni sister. Maaring hindi mo kailangan ngayon, pero baka bukas, kailangan mo na. Amen? Maaring kalmado ang buhay mo ngayon. Pero darating, may bagyong darating. At dapat tayo handa sa bagyong darating sa ating buhay. At wala na pong ibang magpapatibay sa atin sa mga pagsubok, sa mga bagyong darating sa ating buhay, kundi ang salita ng Diyos na hawak-hawak natin. Sabi sa verse number 28, Colossians chapter 1, verse 28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. Salamat na may mga pastor, may mga man of God na nagpipreach sa atin. Ano sabi? Warning every man. Warning. Every time na tayo pupunta ng simbahan, every time na tatayo ang ating pastor dito sa pulpitong ito, laging may warning sa atin. Pag sinabing warning, mayroong danger. Kaya may tatawag warning sign. Kapag ka nineglect may warning sign, may danger na mangyayari. Amen? Every time na ikaw makikinig ng preaching, every time na ikay dadalo sa simbang ito at makikinig ng salita ng Diyos, meron kang narinig na warning. Kaya kapag nawala ka sa pananambahan, na-neglect mo ang pananambahan, na-neglect mo yung warning. Kaya darating yung Lunes, nasa danger zone ka na. Nasa danger zone na tayo. Pastor, ito po yung nangyari sa akin. Lunes po yun. Ano yung nangyari? Ginto. Sabi Pastor, umatin ka ba ng service kahapon? Yun nga po, Pastor, hindi ako nakadalo. Iyan yung preaching ko kahapon eh. Iyan yung warning ko kahapon. Yun. Amen. Kaya nga po, sabi diyan, whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom. Salamat na meron tayong simbahan na nakakuha po tayo ng wisdom. Na hindi lang po krus-krus, uwi ka na. Wisik-wisik dun sa, ano yun? May tubig sa labas, na wala namang tubig. Every time na ikay pupunta sa lugar na ito, na kahit wala po tayong, hindi ganito, kaganda yung ating facility. Amen? Pero mabubusog ka ng Word of God. Na parang kumain ka sa karinderya na pinawisan ka
sa sarap ng pagkain. Kaysa naman pumunta ka sa magandang restaurant na hindi ka naman nabusog. Amen? Amen? Kaya salamat na may simbahan tayo every time na uuwi ka, kayo busog ng salita ng Diyos. Because ang tumatayo dito ay hindi lang po, sabi ni Pastor, hindi lang nagmamagic ng Word of God. Okay po, ang ating mensahe po ngayon ay kung saan po tumapat yung Bible natin ngayon, ha? Ay ito, Jesus Web. Yan po yung ating lesson ngayon. Ito yung binigay ng Holy Spirit, Jesus Web. Hindi po yan parang rapol, amen. Kung saan tumama, ayan yung mensahe ng Panginoon. Hindi po, pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, salut yung mga nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Obey, follow what we have learned, share what we have learned, strengthen, salut. Amen. Bigyan natin ng paggalang, bigyan natin ng halaga ang mga nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Ano sabi po ng Hebrews 13 verse 7? Hebrews 13 verse 7, basahin po natin yung sabay-sabay. Hebrews 13 verse 7. Basahin din yung sabay-sabay. Ready, read. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Remember. Sino yung mga dapat mong alalahanin? Yung mga taong nagpapakain sa iyo ng Word of God. And praise God sa ating pastor, amen? Na walang sawang nagpapakain sa atin ng salita ng Diyos. Verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they give account, that they may do it with joy. Nawa ang ating pastor, ang man of God, nage-enjoy sa pagpapastol sa iyo, sa atin. Not with grief. Amen? First Thessalonians chapter 5, verse 12. First Thessalonians chapter 5, verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. To know them. Alalahanin mo yung mga taong naglabor sa'yo. Hindi lamang yung nagpanganak sa'yo. Siyempre, number one, yung nagpanganak. Which labor? Yung mga taong nagbigay ng oras. Amen? Alalahanin natin yung man of God na nagpupuyat para lang makapagbigay ng mensahe sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung ano ang bago niya nabuo yung mensahe, ilang gabi siyang gumising para lang maluto ng maayos ang mensahe. Amen? Para ikaw ay hindi makatulog, hindi kayo makauwi na busog ng salita ng Diyos. Amen. Eh sabi yan, oh, to know them which labor among you. Nakakalungkot, mas binibigyan natin ng halaga yung mga taong wala namang ginawa sa buhay natin. Amen? Yung mga artista na hinahangaan mo, na hindi ka namang kilala, ni walang ginawa sa buhay mo, pero inaalala mo sila. Sineshare mo sila sa Facebook. Pero yung mga taong nagle-labor sa'yo, yung mga taong nagpe-pray sa'yo, yung mga taong nagbibisita sa'yo, yung mga taong tumulong sa'yo sa panahon na ikay problema, ay nakalimutan mo na. And are over you in the Lord and admonish you, yung mga taong nagpapaalala sa'yo sa Panginoon. Yung mga taong nag-encourage sa'yo na bumalik sa Panginoon.
Kung bakit ka narito, bakit ka nag-enjoy muli sa Panginoon, bakit ka muli nagpapatuloy sa Panginoon, because may mga taong ginamit ang Diyos para ikay makapagpatuloy sa Panginoon. Remember them. Kung gusto natin magpatuloy ang Panginoon sa buhay natin at gusto natin tayo magpatuloy sa Panginoon, follow what we have learned. Follow God's command. Anong sabi ng John chapter 15, verse number 3? Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. Amen? Magpapatuloy ako sa iyo kung ikaw ay mag-a-abide sa akin. John 15, verse 3 and 4. Kung gusto mo nakakonek ka pa sa Panginoon, abide in His Word. Kung gusto mo na kung gusto natin mag-disconnect na, ang una nag-disconnect sa atin, minsan bakit hindi natin nakapagpatuloy sa Panginoon, ang una nag-disconnect ay ang salita ng Diyos. Dinisconnect na natin yung ating relationship sa salita ng Diyos. Number three, paano tayo makapagpatuloy? Colossians 2:7. Colossians 2:7. Basahin mo ulitin sabay-sabay. 2:7. Ready, read. Rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Rooted and built up in Him. Sino binabanggit na Him dyan? Verse 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Number 3, focus on Christ. Paano ka magpagpatuloy sa Panginoon? Focus ka lang sa Panginoon. Bakit maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, maraming miyembro dito na hindi nakapag-focus, ay hindi na nakapagpatuloy, hindi natin kasama ngayon? Because tiningnan nila, inag-iba na yung kanilang paningin. Hindi na sa Panginoon, tumingin sila sa tao. Amen? Amen? Many Christians discontinue because they lose their focus on Christ. Hininto nila yung kanilang pagiging rooted and built up sa Panginoon. Saan po dapat tayo rooted and built up? Sa Panginoon. Hindi dapat tayo rooted and built up kay kapatid. Amen. Hindi ka rooted and built up even though sa nagdi-disciple sa'yo. Dapat rooted and built up tayo sa Panginoon. Kasi pag rooted and built up ka kay kapatid, kay brother, kay sister, pag nawala si brother, wala ka na rin. Amen? Pag hindi nagsimba si sister, ay hindi ka na rin magsisimba. Kasi doon ka nakatanim sa kanya eh. Amen? Pero kapag tayo rooted and built up sa Panginoon, mawala man yung kinikilala mong best friend, amen, boyfriend, nalaki ka, boyfriend, ay magpapatuloy ka sa Panginoon. Amen? Your faith is in Christ, not on others. Kaya kung nakadepende yung iyong pagkakaugat sa tao, sigurado, pag hinugot yan, kasama ka. Amen? Domino. Pero kapag yung pananampalataya po natin ay nakatanim, naka-built up sa Panginoong Jesus, wala man si kapatid, nandito ka pa rin. Amen? Kaya nga, don't let your faith rooted to others. Kaya nga dito sa church, wala pong sikat dito. Amen? Pasikat lang. Oh. Kaya sabi sa verse 8, ano sabi sa verse 8? Beware lest any man spoil you. Mag-ingat kayo.
Ano ibig sabihin ng spoil? Destroy the value or quality. Siya yung pwedeng sumira sa pananampalataya mo. Siya yung pwedeng magpalabnaw ng kasiglahan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ibig sabihin ng spoil. Beware lest any man spoil you. Dapat rooted and built up ka sa Panginoon, because beware, may mga nasa paligid mo na pwedeng sumira ng value, ng quality ng iyong pananampalataya. Kaya makakita tayo, bakit nawala si kapatid? Na-open kasi siya kay kapatid eh. Amen. Yeah, don. Beware lest any man spoil you. Ano pa ibig sabihin ng spoil? Bringing waste material. Nagdadala siya ng basura, ng waste material. No? Nagdadala siya ng tawag doon sa field ng mga peste para hindi tumubo, hindi ka tumubo, hindi ka lumago sa Panginoon. Beware. Amen? Mag-ingat. Baka ikaw ay spoil. Destroy yung iyong pananampalataya. Ano pa? Vain deceit. Sabi niya, no? Beware lest any man spoil you through philosophy. Oh, mga matatalino to. No? Baka ito yung mga taong kinokontra yung preaching ng pastor. Philosophy. Amen? Ano pa? Vain deceit. Ano yung vain deceit? Tumatanggap ng totoo na hindi naman totoo. Ano kaya yun? Tinanggap niya na totoo pero hindi pala totoo. Vain deceit. Mapanlin lang. Amen. Kaya mag-ingat po tayo. Iyan yung dahilan bakit may mga Kristiyano hindi makapagpatuloy, because sila? Hindi sila nakapag-focus sa Panginoon. Kaya looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Gusto mo magpatuloy sa Panginoon? Focus on God. Huwag tayo mag-focus sa tao. Amen? No? Pag nakita tayo yung tao, pag malayo, okay, di ba po? Lumapit ka konti. May makikita ka ng mga hindi okay. Focus ka pa konti. Sumpa ng konti, sumpa. May mga hindi na talaga kaya-aya na makikita ka. Amen. The more na tayo nagpo-focus sa tao, the more na tayo ay nadi-discourage. Amen. Every morning na lang, titingin ka sa iyong salamin, nadi-discourage ka. Amen. Then the last. Amen. The last. Paano ang Panginoon makapagpatuloy sa buhay natin at tayo makapagpatuloy? In verse number 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work. Number 4, fruitful in every good work. Gusto natin makapagpatuloy ang Diyos sa buhay natin at tayo makapagpatuloy, nawa kailangan nagbubunga yung mga ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kagaya ng the parable of talent, di ba po? Di ba? Yung nagpagamit, yung nag-gain, anong ginawa? Dinagdagan. Ibig sabihin, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Well done, thou good and faithful servant. Sige, dadagdagan ko pa yung ibinigay ko sa'yo. Tuloy mo lang. Tinuloy na dinagdagan pa.
Ibig sabihin, nagbunga yung kanyang ginawa. Ngunit yung isa na hindi niya pinagpatuloy, hindi nagbunga, hindi nag-gain yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Anong ginawa? Anong ginawa ng Diyos? Kinuha at ibinigay doon sa meron. Kaya paano nais natin makapagpatuloy ang Diyos sa buhay natin, nawa yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay maging tapat tayo. Para ano? Dagdagan pa at tuloy-tuloy. But my God shall supply. Pag sinabi yung but my God shall supply, continue. All your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? Nais ba natin magpatuloy ang paggawa ng Diyos sa buhay natin? Palaguin natin yung ibinigay ng Diyos. Amen? Naalala po natin the parable of fig tree. Amen? Sabi naman, disciple, Panginoon, gutom na kami. Sabi ng Panginoon, sige, may fig tree tayong malapit na tayo sa fig tree. At alam nila, yung fig tree ay maraming bunga. Ngunit pagdating nila doon, wala kahit isa. Nakita ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, simula ngayong araw na ito, hindi ka na magbubunga. Amen? Pagbalik nila kinabukasan, pagtingin nila sa fig tree, tuyot na. Kaya ngayon, fig tree po ngayon, hindi na po nagbubunga. Ibig sabihin po, noon, ang fig tree, may bunga. Meron siya nagbubunga. Ngunit, kinurse ng Panginoon. In-stop ng Panginoon yung kanyang pagbubunga. Bakit? Hindi nakitaan ng Panginoon ng increase ng bunga. Ganon din po tayo bilang isang anak ng Diyos. Pag nakita ng Panginoon na hindi ka na ginagamit ng Panginoon, amen. Sabi ng Panginoon, uwi ka na dito. Ikaw na lang, sumali ka na lang dito sa choir ng... Oh. Amen. Kaya bigyan natin ang dahilan ng Panginoon bakit kinakailangan siyang magpatuloy sa buhay natin. Tayo po mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Nagpaalala po sa amin bakit po kinakailangan ipagpatuloy ang paggawa niyo po sa buhay namin. Bakit po kinakailangan ipagpatuloy yung mga miracle, kapangyarihan na ginawa niyo last 2021. Bakit kinakailangan ipagpatuloy yung mga great things, wondrous things na nangyari sa aming buhay. Lord, salamat po nakarating po kami sa 2022 at kami po naniniwala na meron kayong plano sa aming buhay. At tulungan niyo po ang bawat isa na makapagpatuloy kahit may mga pagsubok, problema, ay mananatili kaming matapat, mananatili kaming nakikinig, mananatili kaming nakapokus sa inyo, mananatili kaming nagbubunga kahit may mga anumang mangyari sa paligid namin, Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, tawagin po natin ating pastor. What a great message tonight. If we continue. Napaganda po ng mensahe muli ng Panginoon sa